Hi guys, and welcome to Kaji's channel. Sa video na to, meron tayong isang special guest na sobrang magugustuhan nyo yung story niya. So, actually, first time ko siyang mamimit and huwag na natin patagalin pa kasi marami tayong matututunan and for sure, ma-inspire tayo sa kanya. So, without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, virtual assistant, executive assistant, bookkeeper, accountant. So kahit anong work, pinapasok ko, basta't online. Kasi online work is amazing! Sa channel na to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung interested ka sa mga topic na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na video na in-upload ni Kaji every single week. Okay, so isa na namang success story ang pag-uusapan natin. So, kung ikaw ay isang aspiring virtual bookkeeper na walang background sa accounting, bookkeeping, or hindi ka CPA, hindi ka graduate ng accountancy, this video is right for you kasi ang special guest natin sa araw na ito ay someone na galing din sa corporate, walang background sa accounting, walang background sa bookkeeping, pero were able to land clients and now earning thrice ng income niya sa corporate. So, wag na natin patagalin pa. So, let's welcome Rona. So, si Rona ay isa sa mga mentees ni Kaji. So, nakita ko kasi yung isang post ko na nag-comment siya na kung hindi ka nag-create ng course, something like that, hindi ako makakakuha ng client. Ganon. So, natuwa ako and napa-TikTok ako ng araw na yan. So, that's why invite natin si Rona dito sa YouTube channel natin para mag-share ng inspiration and words of wisdom sa inyo para syempre ma-inspire din kayo to do more and para pasukin nyo na rin ang freelancing or virtual work, okay? So without further ado, Rona, can you please introduce yourself? Let us know anything about you and taga-saan ka. Hello everyone! So my name is Rona. I'm a fan, subscriber, and I've also purchased Coach Kaji's course. So, I'm from Santa Maria, Bulacan, and I just started working from home 3 years na, pero freelancing kakastart ko lang. And meron din akong isang anak na lalaki tulad ni Miss Kaji. Ayun po. Ayan. So, thank you, Rona. So, na-curious ako. So, 3 years ago ka pa nag-start? And then, before mo makilala si Kaji, nagaganito ka na ba or hindi pa? Nagpe-freelancing ka na ba or nag-online work ka na ba or hindi pa? Bago mag-pandemic, Ms. Kaji, may nag-refer kasi sa akin na mag-work from home. Kaya, yun, nakapag-work from home ako. Pero, recently lang ako nag-start na kumuha ng additional client, ganyan. Okay. Yeah. Paano mo nakilala si Kaji? Una, ang pinapanood ko si Nikki B kasi parang nag-interested ako sa Amazon BA. Pero ano yan, yung naisip ko na kasi mag-freelance, mag-add ng client kasi ang ano nga yung opportunity, ang taas. Tapos, nanonood ako ng videos ni Nikki B, nakita-kita yung interview kanya. So, wala ka pang channel noon, hindi ka ba nag-start. Pero nasabi mo na mag-start ka ng channel. Simula nung na-interview ka niya, na ako sa bookkeeping, nagustuhan ko na rin siya. De, parang from Amazon, nag-switch ako sa bookkeeping. Ako naging interested. Kaya lang, hindi ko pa siya na-person noon. Pero lagi ko pinapanood yung videos niyo. Pero may background ka na sa bookkeeping or wala pa? Sa bookkeeping, talagang zero knowledge. Kahit sa course ng college, ano rin ako, super layo, foreign service yung course ko. Talaga? Nakakatuwa kasi yung iba, pero bookkeeping clients yung meron ka ngayon, tama? Or hindi siya bookkeeping?
Bali, dalawa na yung job ko ngayon, isang full-time tsaka isang part-time. Yung full-time ko, hindi siya bookkeeping. Yun pa rin yung nag-start ako mag-work from home. Tapos, gusto ko na maging freelancer, gusto ko na magkuha ng iba-ibang client, and gusto ko rin yung sinabi mo kasi dun, Miss Kaji, na maganda yung bookkeeping, hawak mo yung oras mo, flexible kasi yung oras, ganyan. Yun yung target ko ngayon, kaya ako nag-start na mag-bookkeeping. Okay, so meron ka na isang client sa bookkeeping. So, Bali, pang second nakakapiliin job ko na nga siya actually, Miss Kaji. Pangalawa ko talaga dapat. Kaya lang yung isa kasi, panggabi. So, hindi ko kinaya. na. Yun. True. Mas maganda na rin talaga yung kung ano yung papabor yung katawan mo, yung utak mo, di ba? So, nakakatawa kasi, Rona, marami tayong subscriber dito sa channel ni Kaji na no background sa bookkeeping and iniisip nila, kakayanin ba nila yung bookkeeping kung wala silang background sa bookkeeping. So, si Rona ay isang magandang example na kahit wala kang background sa bookkeeping, pwede kang mag-start and pwede kang makakuha ng client. So, Rona, sa mga gustong maging bookkeeper dyan, na nanonood ng video na to, ano yung pwede mong masabi sa kanila? Ano yung ma-advise mo sa kanila? Ang ma-advise ko lang, huwag silang hihinto. Kasi, oo, nakakabawas ng confidence yung laging nare-reject ka. Kaya lang, kailangan mo talaga magpatuloy kung talagang gusto mo. Kasi kung may goal ka, magpapatuloy ka kahit may rejections. Normal lang yan. Kasi, ang tinarget ko, Miss Kaji, 50 rejections talaga. Kasi alam ko nga na mas mahirap para sa akin dahil nga wala akong background kahit ano. Sinunod ko lang yung payo mo na aralin muna yung debit credit. Ayan, doon ako nagsimula. Akala ko, simple lang nga siya as money in, money out. Pero meron pa pala siyang assets, liabilities, expenses. Pero lahat yan, inaral ko din talaga. And na-prove ko din talaga na naka-help yung course mo kasi nag-start na ako hanap-hanap eh, after ko palang aralin yung basic, yung QuickBooks, yung napili ko, QuickBooks Online ang napili ko. Minsan may mga nag-PPM sa ako talaga nire-recommend ko, bumili na kayo ng course. Kasi unang sweldo, bawi mo na agad yung pinambili mo ng course. Kaya super sulit talaga. Lagi ko nire-recommend yan. At lagi ko din sinasabing, bumili na sila ng course. Kasi yun nga, direct to the point kasi siya. Hindi mo na kailangang aralin lahat. Kasi yung iba, hindi naman siya talaga everyday ginagawa ng bookkeeper. Nasasali pa. Pag nag-purchase ka ng course, talagang kung ano yung mga everyday na pinaprocess natin, monthly, na kailangang i-prepare, matututunan mo talaga. Tsaka, Miss Kat, sa videos mo kasi, nakita ko magaling ka talaga mag-explain. Kaya, ayun. Thank you. Nag-apply-apply na ako noon kahit nagkaroon ako ng certificate sa QuickBooks, ha. Hindi ako nakakakuha. Nung nag-comment ako sa mga videos mo, sakto siya na yun yung talaga hinahanap ko eh. Nag-comment pa ako doon, Miss Kaji, meron ka bang student na hindi accountancy or business administration yung course pero natanggap? Nasabi niyo naman, na-confirm niyo na yes. Noong araw na yon, nag-enroll na ako. After ko talaga i-take yung course mo, noon lang ako nagkaroon ng client, kaya talagang na-prove ko na sa course mo, kaya ako nakakuha. Nakakatuwa naman. Lahat to, sa totoo lang, itong call namin ni Rona ay, kumbaga, ngayon lang kami nag-meet ng ganito sa online. Tapos lahat ng sinasabi niya is talagang totoo. Yung kumbaga hindi ito wala ko sinad na question sa kanya na eto itatanong ko basta kung ano lang yung mapag-usapan namin. Okay, so nakakatuwa talaga kasi meron din ako isang mentee, so no background din siya sa bookkeeping and then hindi siya tech savvy, so pero ngayon may bookkeeping clients na rin siya. So Rona, if you don't mind, sa tingin mo ba bakit nagkaroon ka ng client? Ano yung nagustuhan sa iyo ng client kahit na wala kang background sa bookkeeping, wala kang experience? Bakit siguro nung nag-apply ka, may mga kasabayan ka na may experience
or meron namang mas lamang sa'yo, pero sa tingin mo, bakit kahit ganon, yung scenario, ikaw pa rin yung na-hire? Sa tingin ko, nakatulong talaga, miss, na malaki yung, di ba, tinake ko yung course mo. Sa course mo, meron kasi tayo doon practice, di ba? Yun, nabanggit ko kasi yon na I was able to experience handling actual, ganyan. Okay. Yun. Ayan. So, nakakatawa. At least lahat ng ginagawa ko palang course ay, or mga cases ay nakakatulong. As in, para maka-handle. Kasi, di ba, hindi ka makakagain ng experience kung hindi yung actual yung gagawin mo. So, sa course kasi ni Kaji, meron tayong mga cases na pwede mong gawin. And yun na rin yung pwede mong maging portfolio. And as in, ano siya, parang actual experience mo na kasi from scratch hanggang sa mag-prepare ng report, nandun na. And then, Rona, sa ngayon, since part-time ka na bookkeeper, anong time ka usually nag-work? Or meron bang specific hour sa isang araw na, kumbaga, okay, gantong oras dapat nakalagin ka or nire-required ka ni client na mag-work? Alam mo, Miss Kaji, yung part-time ko ngayon, ito na yung ano ko, parang dream client, ganyan. Oh. Wala siyang tracker, wala siyang, hindi siya mahigpit, di niya ako laging, walang micromanaging, ganyan. Anytime pwede ko mag-start ng work, tapos fix yung pay niya, kahit ilang oras lang ako mag-work. Kasi Wow. ngayon, dahil nagagamay ko na nga, gamay ko na talaga siya. Minsan, sa isang araw, isang oras ko lang pinaprocess yung ano niya, pero fix yung pasweldo niya sa akin, pang part-time na rate. Okay. So, yung part-time na rate, so, bibigyan kita ng choices. O, ano lang, kumbaga range lang siya. So, nag-start ba yan ng 300 to 600, 700 to 1,000, or 1,000 and above? Nasa gitna nung first na rate na sinabi ko. Oh, nakakatuwa. So, ayan, natutuwa talaga ako. Hindi ko alam. Basta, pero super happy ako sa'yo, Rona. And super proud kasi, di ba, kahit wala kang background and dahil gusto mo siya, kumbaga, nag-take ka ng action. Yun kasi yun eh. Kasi kapag gusto mo yung isang bagay, alam mo na gusto mo, pero you're not taking action, hindi mo makukuha yun. Kasi kahit iniisip mo, okay, isang araw magiging ganyan ako, pero ano ba yung ginagawa mo para maging ganyan kasi, balang araw. So, without any action na gagawin, walang mararating. So, sabi nga, it will only work if I do the work. So, actually, yun yung nasa phone ko. It will only work if I do the work. So, it will only work for you if gawin mo yung work. So, wala nang, ano na. Basta, yun na. May nanalo na po. So, Rona, thank you so much. And ngayon ba, since flexible ka, are you currently looking for more clients? And sa tingin mo, as a freelance bookkeeper, mga ilang client pa yung kaya mong i-handle? Ngayon, Miss Kali, at humahanap pa rin talaga ako. Kapag meron lang akong extra time, ayan, nag-a-apply ako. Kaya lang, hindi na katulad dati na madamihan, ganyan. Tsaka, hindi na din tulad dati na lahat ina-applyan ko kahit magkano lang yung rate, ganyan. Ngayon, nakakapili na ako ng a-applyan ko. And okay lang din kung kukunin ako or hindi. Kasi sa ngayon, nagpo-focus din ako sa learning eh. Dito sa True. o talagang inaano ko muna lahat ng learnings na makukuha ko from him and experience, ganyan. At saka yung isa ko kasing full time, di ko rin siya maiwan kasi ang ganda ng, okay yung boss ko doon, ganyan, madali din siya. True. Pero ang target ko, Miss Kaji, 3 part-time pa na bookkeeping clients. Yes. And yes to that. Okay, so makukuha mo yan for sure. So Rona, ano yung industry ng client mo ngayon sa bookkeeping? Ang industry niya ay cleaning services at saka may construction din. Kasi ang na-applyan ko, Miss Kaji, ano, firm, bookkeeping firm. Kasi parang doon ka talaga mas matututo eh kapag marami kang client na True. hinan. Oo, diyan din ako nagsimula, kaya marami rin ako natutunan. Kasi kapag yung mga kumbaga yung mga sige isang company, kumbaga yung sa CEO mismo tayo magre-report. Syempre, yun lang yung
gagawin mo. So, yun lang din yung matutunan mo. Pero kung halimbawa, nasa firm ka, maganda kasi you'll able to handle like multiple clients na iba't ibang industry. Tapos later on, dun mo ma-realize, ah, okay, etong industry yung gusto kong mag-focus. Ganun na. Okay. And then, saan mo nakuha si client? Sa online jobs PH sa Scaris. Yes. Nakikita ko kasi din ka din, ano eh. Yun yung mga videos mo din eh, sa online. Doon din kasi ako nag-start. Kaya kung ano yung ginawa ko, yun din yung sinishare ko. Kasi doon talaga ako nag-start sa OLJ. Sa Upwork, nag-try ka? Hindi pa? Sa Upwork, hindi masyado. Kasi kailangan ng connects eh. Oo, true. Ako din. Wala pa akong clients galing sa Upwork, pero may account ako doon. Yun nga lang, hindi ako makakuha ng client. So, lahat sila OLJ din. And then, in total, Rona, kasama na lahat, since nag-work ka na online, virtual, how much na yung in-earn mo ngayon? Kahit digit lang, or 5, 6, ganun. Sa ngayon, sobrang iba siya talaga nung nag-work ako sa corporate. Yung sweldo ko sa corporate, sweldo ko lang ngayon sa part-time ko na minu-work ko lang ng ilang oras. Sa isang tempo. Mga ganun eh. So, sa full-time ko kasi medyo malaki. Ay, ganun din pala. Halos same rate sila kung pag-aanohin mo ng per hour. Yung sa full-time ko kasi per hour siya. Ito kasi, so part-time. Pero yes, nakatulong talagang sobra tong part-time ko para magkaroon ng additional budget at saka para secure ka rin na kasi wala nang kasiguraduhan sa freelancing. Reason nga lang itong VA work ko na day off sila ng mga 15% ng employees. So, itong bookkeeping na inaral ko, at least meron na akong additional skill na Yes. Sure. Oh, at saka ang maganda kasi sa bookkeeping, since ang bookkeeping ay in demand talaga siya kasi sa dami-dami ng company na naglalabasan or itinatayo or yung, alam mo, yung existing na mismo, bawat company na yan kailangan ng bookkeeper. Yun nga lang, yung ibang company, hindi pa nila alam na kailangan nila. Marirealize lang nila na kailangan nila kapag tax season na, o kaya naman, magre-register na sila as yung parang legal na talaga, gano'n. So, kapag walang nagsabi sa kanila na kailangan nila ng bookkeeper, sometimes hindi nila alam. So, minsan, kahit hindi sa OLJ, pwede rin tayo maghanap or pwede tayo mag-contact directly sa mga company. So, search nyo lang online, kunin nyo yung mga information nila, mga email address, and then pwede nyo sila i-email para makahanap ng mga clients. So, Rona, thank you so much sa message mo, and for sure, maraming nabuhayan ng loob dyan, lalo na yung mga walang background sa bookkeeping, accounting. So, this is a real story po, totoo, and walang halong biro. So, as long as gusto mo, and you're going to take action, may result sa dulo. Okay? So, Rona, any final comment or words of wisdom from you sa mga viewers natin? Yes po, Ms. Kaji. Thank you. First, thank you po sa pag-invite po sa akin na mag-interview na ganito. Para, yun nga. Kasi po, bago nga ako mag-start ng bookkeeping, naghahanap din ako ng mga videos kung meron ba talagang nahahire na hindi accountant or hindi business administration yung course nila as bookkeeper. Wala akong nakita, kaya nag-comment na lang ako sa video niya, miss. At least, ngayon, meron na. Oo. Napataya na natin ng pwedeng makuha kahit hindi ka accountant, hindi ka accountancy graduate, or mga banking and finance graduate, mga marketing. Yes. At kahit wala kang background, kahit wala kang experience, no? So, may chance pa rin. I'm at so happy. Nga. Tapos, sundin nyo lang yun, yung advice ni Ms. Kadri sa mga videos niya. Kung gusto nyo talaga mag-start as a bookkeeper, aralin muna yung debit and credit. Ayan. And then, yes, mamili kayo ng target market nyo kung US, UK, Australia, ganyan. Zero or QuickBooks ang aaralin nyo. Doon nyo kasi malalaban.
And yun talaga, kung busy din kayo katulad ko, kasi ako, mommy, tapos meron pa akong isang full-time, gusto ko lang talaga mag-aral ng additional skills kasi nga, ano, nagpabago-bago ang ating panahon. Minsan may work ka, minsan mawawala na. Kaya kailangan, lagi tayo nag-aaral ng bagong skills, kanyan. Masasuggest ko din talaga ang bookkeeping kasi nga, yes, Miss Kaji, everyday nagche-check ako sa OLJ. OLJ pa lang to, ah. Pero ang dami new job post. Kaya talagang malalaman mo na ano, na talagang in demand ang bookkeepers. Parang sa isang araw, hindi mawawalan ng bookkeeper na post sa OLJ, di ba? True, hindi mawawalan. Kaya ayan, hindi kayo talaga mawawalan ng client. Hindi kayo mag-worry na parang dumadami na tayo kasi sobrang madami nga din talagang small business owners na kailangan ng mga bookkeeper. And yun, lagi nyo lang sasabihin sa client kung ano yung worth nyo, yun nga, na kung anong kaya nyong itulong sa kanila, yun lang, mag-focus kayo doon. Huwag kayo mag-focus sa experience, kanyan. Pero, ayun nga, hindi din ako naniniwala sa fake it till you make it. Ang Yes. according to Kia Abrera, narinig ko lang sa kanya, pero ito nga din yung ginawa ko. Learn it till you make it. Kaya Yes. yun. At saka wala nagsisimula na super galing, 'di ba? Wala muna nagsisimula, kailangan maging magaling muna ako para mag-start ako. Kailangan mo munang mag-start. Tsaka ka magiging magaling, di ba? At kaya ko din nare-recommend Miss Kaji yung course nyo kasi yun nga, ma-experience mo kasi kung paano i-navigate si QuickBooks or si Xero. And basta kasi may basic knowledge kayo na ano, ayaw lang ng mga client na zero knowledge ka talaga eh. Kaya mas Yes. maganda kung at least nakita nila nag-effort ka Yes, aral. dapat maging proactive kasi hindi ka basta-basta, kahit wala kang experience, tapos wala kang background sa accounting, pero hindi ka nag-aral. So, anong, bakit ka i-hire client? Di ba? So, wala kang background before, so nag-aral ka ng konti. Kumbaga, inaral mo talaga para someday, kapag ready ka na mag-apply, meron kang masasabi na hindi ako accountancy graduate, wala akong certification sa bookkeeping, pero let's say nag-enroll ako sa course para mag-upskill or para ma-enhance yung knowledge ko sa bookkeeping. Then doon sa course na yon, natutunan ko paano mag-navigate ng Xero, naka-handle ako ng actual bookkeeping, and yung experience na yon is talagang actual bookkeeping na yung gagawin mo, like from scratch hanggang makaprepare ka ng report. So magiging confident ka na. True, opo. Ayan. Talaga nakakadagdag siya sa confidence kapag sa interview na kasi yun. Minsan pa may exam, so kaya kailangan talaga ano, aralin. Kailangan may effort din tayo kasi yun nga. Mas na-appreciate or mas kukunin tayo ni client kapag nakita nila nag-effort tayo, naging proactive tayo ng aralin. Yes. Ayan. Ayun. Thank you so much. Meron pa? Yun nga po yung your one step from your goal. Kaya i-take mo yung step lagi. I-take mo Yes, yung true. So, tama. Thank you so much, Rona. And for sure, maraming na-inspire or ma-i-inspire sa video na to. So, actually, ito yung second video ko na nag-interview ako. So, I'm so happy na may mga ganitong success stories tayo sa community ni Kaji. And actually, meron pa sa mga dadating na linggo. So, I'm really excited na i-release ang video na to. And thank you so much, Rona. And yeah, thank you so much, guys. And I'll see you on my next video. Bye!